Sandali muna naming iniwan ang burol ng yumao si Vincent Dafalong. At isinama ako ng anak niyang si China sa kanilang bahay kung saan huling nanirahan si Vincent. Naalala ko, iba yung bahay na binisita namin 3-4 years ago. Ito na pala ang bagong bahay ni Daddy Vincent mo. Kailan to tinayo? Kailan niya to binili? 3 years ago. Oy, ito mga... Mga oxygenated. Oxygen. So dito sa bahay, na ano din siya? Naratay din siya sa bahay? Ganun ba? Naging... Nahirapan na po siya sa bahay. Yes. Pero sino kasama niya dito habang nagkakasakit din siya? Nagkakasakit kami po. For the first 2 months, nandito rin kami. Okay. Nagkasakit lang naman po si Dad August. Yes. End of August, dumating po ako dito first week of September. Saan madalas ang tambayan ni Daddy dito kapag nandito? Dito po. Ito. Dito. Parang ano ha, in touch pa rin siya sa kanyang pagiging bata ha? Yeah, colorful. Ano po si Dad? Like, he doesn't like dark colors. Yes, yes. So, anything lively. Mm-hmm. Kikita ko ito, pang blood pressure ba to? Yes. We use this every day. Ah, talaga? Blood pressure. Uh-huh. Yeah. Sine-check po namin. Tapos ito yung sa oxygen niya. Sa oxygen niya. Ito naman daw ang naging kwarto ni Vincent. So, dito po si Dad. Nagsistay in the meantime. Yes. Ito mga gamot niya pa yan, naiwan niya. Yes. Ito, naku, mahilig sa kutkutin. Oh my God. Ito po, okay, so, nung nandito po ako, dapat po, parang gusto namin kainin. Sabi niya, huwag niyo nga galawin yan. Gusto ko yan. Paano kung gumaling ako? Gusto ko yan. Mahilig sa ano yan, toasted peanuts, yeah, ha? Mga chicharon, yung mga bawal talaga. Yes. Ito pa, may oxygen therapy set. Ito po yung dinala namin for my wedding. Just in case. So I bought this po, just in case. Ano so po. Binili mo pa yan para kay Daddy? Yes, just in case po na mahirapan siya huminga, may oxygen po dun sa lab. Ipinakita rin sa akin ni China ang itinuturing daw ni Vincent na kayamanan noong nabubuhay pa ito. Ito na ang music room ni Daddy. Ganun ba? Yes. Dito ako wow! Ang daming mga memorabilia pala dito. Yes. Pati ang forma ng tatay mo. Ito po, the one that's missing right here, yan po yung nasa burol. Ito, nakita ko parang may mga caps dito. Yeah. So lahat yan kay Daddy din. Lahat po yan, nagagamit niya every show. Mm. May show. He always has to wear a hat. Ang statement naman talaga ni Dad, hat, yes, and sunglasses. Bago siya nagkasakit, nadatnan mo ba siya na tumutugtog pa rin, dito pa rin? As a matter of fact, nung unang uwi po niya ng hospital, he still played. Wow! May video po ako nun. Yeah! Pati ito, parang ano ba yan, naka-big bike ba tawag siya? Yeah, mahilig po si Daddy sa mga parang Harley Davidson, mga ganun yung style. Bago pumanaw si Vincent Dafalong nito lang 19 ng Oktubre, natupad naman daw ang isa sa mga kahilingan nito para sa kanyang bunsong anak. September 19, 2017, ikinasal si China sa kanyang longtime boyfriend na si Hong Lee. So, I was here for... supposed to be only for like 2 weeks or so. Ang nangyari po dun is the first week na nandito ako, tapos yung asawa ko, yung ano ko po, asawa ko na ngayon, is paalis na, because he's only staying for 2 weeks. Nung second week na po, paalis na po yung asawa ko. Mm-hmm. Sinabi po niya na, anak, since nandito pa si Hong, kailan kayo kakasal? He never asked me that, ever. Lagi po siyang, as a dad, he's always like, take your time, wag kang magmamabilis magpakasal, kasi ang pagpapakasal, that's something sacred. Nung tinanong na po niya ako na, anak, so kailan ka ikakasal? That's when I planned it. I decided na I have to do it. At
siya ang nagatid sa iyo sa altar? Okay. Yeah. We have was it an emotional videos. Moment? Oh, very. Can you describe it? Very. It's very emotional. At that time po, medyo nahirapan na po siya, but he didn't show me. Nahirapan po kami nga. Yeah. Hindi po niya pinakita at all. It was a very emotional moment. Like, everyone was just like crying. And everyone told me that they've never been to a wedding as emotional as the wedding that they ever encountered. Sa akin daw po talaga yung napaka-emotional.